Mga kababayan, samahan niyo ako magluto ng dinding-ding. At parating yung sikat nating vlogger ng bata. Dito rin maghahapunan, kaya ito. Paglutuin natin ng ano, dinding-ding ito. Dinding-ding ito. Ito yung mga kuwan niya. Ito, talong ito na ano, yung gala. Gala ito na talong. Tapos, ang tawag dito gala, yung bilog. Pero mayroon din talong dito na ano. Kakaiba yung mga talong dito eh. Kaya mo naman oh. Tara, samahan nyo ako. Sa mga ano, mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, please naman paki-subscribe. At saka paki-share na din. Ayan. 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 Dito ko muna sa plastic do. Para pagka hinugasan eh sabay-sabay na. Ayan. Tapos itong talong na gala. Bakit kaya tinawag ito na gala? Ito, bilog. Tawag nila dito eh talong na gala. Well, hindi ko alam ba't gala ito. Ayan. Dito ko na rin ito ilalagay. Sa loob niya mismo. Para mamaya pag hinugasan eh ano. Ayan sa ating mga kababayan dyan na hindi marunong magluto. Tulad sa akin na hindi marunong magluto, pero nakakapagluto din. Nakakatsamba rin. Sa ano kasi sa lugar ng sa aming lugar kasi ang karamihan ng niluluto doon gata. Magluluto ka ng kuano, sitaw gagataan. Luto ka ng gabi, gagataan din. Halos lahat ng luto sa amin ay may gata. Kahit nga yung ampalaya, eh, ginagataan namin. Eh, hindi naman masarap yung ampalayang gataan. Yung lang kayo, pwede, papaya. Pero pagka gabi, hindi masarap gataan. Ay, yung ano, yung ampalaya. Yung manok, bihira lang magtinula sa probinsya ng manok. Ginagataan talaga yan. Tapos, ano yan, yung talagang yung purong gata. Ayun, natapos natin itong talong na kwan. Sabi muna natin. Sabahan natin yung ano. Ito naman ang hiwain natin. Itong saluyot. Ang saluyot dito ay ano, 2 real ito, isang balot. Katumbas ng 2 real sa ano yung 30. Nasa 30 ano to, 31 pesos ito lang oh. 31 pesos na yan. Ilang piraso lang. Kung i-convert mo sa atin. Ayan. Napakamahal, di ba? Kaya sa atin, yung mga ano, eh, malaking bagay yung may tanim ka sa atin ito. Dati hindi ako marunong kumain itong ano na to, saluyot. Wala naman sa amin itong saluyot eh. Dito ko lang ito na kuan. Dito ko lang ito na kuan sa Saudi. Dito ko na lang nalaman na kinakain pala ito. Sa amin, damo lang to eh. Kasi dito nakikita ko sa palengke. Ang daming ano, mga ibang lahi, paborito nila to.
Yung pala, masustansya pala itong dahon na ito. Eh kung titingnan mo, eh, parang may balahibo yung dahon niya. Oh. Parang may balahibo. Tapos pagka naluto siya, yung madulas, parang okra. Ayan. Ah, sa mga hindi pa nakaka-subscribe ng aking channel, Mart Galion Vlog, paki-subscribe naman po. Para po tumaas yung aking mga views. Marami pong nanonood din na hindi nakasubscribe. At paki-share na rin po. At paki-click po ang bell button para pagka may bago akong video, lalabas po yung sa notification ng cellphone ninyo. Ito yung dati nung nakatikim ako ng ganitong luto. Eh, kung ano, palagi ko nang niluluto dahil ano, sarap pala. Saka napakadali lutuin. Hindi mo na kailangan igisa. Eh, bagoong lang. Kaya lang, kung kayo ay may allergy, eh, huwag niyong lalagyan ng bagoong. Dahil ma-allergy kayo. Sa Pilipinas siguro, ang ganda siguro ng ano, ng saluyot, ano? Dahil siyempre, ano ang kuan doon eh? Lupa eh. Yung maganda. Eh dito, yung mga kuan dito. Siyempre, ano lang to eh. Ibang lupa dito. Kailangan nating i-ano to. Ayan. Nung araw, hindi ako marunong magluto. Tapos, nung time na nag-apply na ako mag-abroad, sabi ko sa sarili ko, aba eh, pupunta ako ng abroad tapos hindi ako marunong magluto. Kaya ang ginawa ko noon, ito eh ano rin to sa mga payo din to sa mga mag-abroad. Kasi ganun ang ginawa ko. Hindi ako marunong magluto sa Pilipinas eh. Ang alam ko lang luto ay gata. Lahat ng gulay gagataan ko, pati manok. Eh ngayon pagdating mo rito, kailangan magluto, wala kang ano eh. Kaya bago ako nag-abroad noon, isang buwan akong ano, sabi ko kay commander eh, ako na muna ang gagalaw sa kusina. Kasi baka pagdating ko doon, pagdating ko ng abroad dito, baka manibago ako. Kaya ang ginawa ko noon, siyempre alam mo nang tanggap ka na, na mag-abroad ka na. Ako na nagluluto. Umaga, tanghali, gabi. So, nagpapaturo na lang ako noon kung paano lulutuin. Para, kaya nung dumating ako dito, hindi ako nahirapan. Dahil nasanayin ako na gumagalaw sa sarili kong ano, na nagluluto na eh. Siyempre sa Pilipinas, eh, bihira lang tayo magluto dahil mayroon tayo tagaluto. Eh. Ang niluluto lang kadalasan doon ay pulutan.
Yan. Sarap nito. Kaya masisira naman yung ano ko nito. Yung diet ko. Nakakadami ako ng kain pag ganitong ulam. Kaya tumaba ako. Ang isasag ko nito ay ano, pritong tilapia. Masarap yung isda na prito. Pwede rin ano, kung gusto nyong mabango, nihaw. Ihawin nyo muna. O kaya kung may mga sobra-sobra kayong ano, may mga tira-tira sa rip ninyo na prito, kaya mga ini-nihaw, ulo, mga ulo, mga ganun. Di ba, kadalasan ng ulo ng isda eh, hindi naman ano, hindi naman nakakain talaga pag inihaw. Yun, dito masarap. Sarap siya pansahog. Eh, medyo matagal-tagal ito. Matagal-tagal mag ano, mag himay nito. Kaya habang naghihimay ako, eh, nagkikwento muna. Para hindi naman kayo naiinip na sa mga nanonood sa akin, eh, hindi naiinip. Yan, magandang kung kayo ay ano, sa mga hindi pa nag-abroad dyan, bago kayo mag-abroad, mag-practice muna kayo sa bahay ninyo. Magluto. Para pagdating dito, eh, hindi ko manibago. Marami akong kasamaan dito na nahirapan pagdating nila. Dahil unang-una, hindi sila marunong magluto. Tapos, eh, walang ano sa'yo, walang gagalaw. Eh, alam nga naman, pakainin ka palagi ng mga kasamaan mo. Ngayon, kung gusto mong ano, magikiambag ka na lang sa mga kasamahan mo, kasi hindi ka marunong. Kaya lang, kung anong gusto niyang ulam, yun din uulamin mo. E paano kung hindi ka naman sanay sa ganong ulam? Lalo dito pag kayo sa isang kwarto, halimbawa, lima kayo sa kwarto, eh, mayroong masisilan, mayroong ayaw ng kwan, no? Ayaw ng luto mo, eh dito wala ka nang mabibili na ano, kantin, katulad sa atin. Ah, pagka trabaho mo, paglabas mo na, pagka break time, eh pupunta ka ng kantin at bibili ng ulam. Eh dito wala. Karamihan ng kumpanya rito malalayo. Nasa industrial. Paglabas mo, wala kang makikitang bilihan ng pagkain. Kung may makita ka man, yung mga ano, pagkain ng mga ibang lahi. Yan yung karamihan pagkain dito. Eh, hindi naman tayo sanay sa ganong pagkain. Mauobliga kang magluto. Yung dito nga, yung mga kung ano, maraming kumpanya dito na yung libre pagkain. Kahit libre silang pagkain, nagluluto pa rin sila. Dahil kadalasan na luto dito ay kabsa. Yung kanina malalaking butel pero mamantika siya. Sasawa ka din kung araw-araw mo na ano yun, na pagkain. May kasamahan nga ako dito dati no, na kung ano, bagong dating kami. Kawawa siya dahil
Hindi siya nakain ng ano. Hindi siya nakain ng gabsa. Kasi nung araw, ang gabsa noon kung first time mong kumain, hindi mo makakain dahil ano, may amoy. Ibang amoy ng ano ng gabsa nung araw eh. Kulay dilaw pa siya. Pero ngayon, medyo binago na nila. Inano na rin nila. Inalis na nila yung mga maamoy na kwanho. Na pagkain. Pero normal na daw yon. Kasi yun yung nakasanayan nilang ano eh, luto eh. Pagka dito ka nakatira, normal na yon. Eh sa atin, kasi hindi naman tayo sanay. Magugutom ka. May kasama kami noon eh. Maghapon di kumain. Kaya pagdating ng ano, talagang ano siya. Nang hina siya. Meron naman dito yung roasted. Parang prinitong manok. Yan yung pwede na. Masarap na rin. Gusto kong pag-aralan dito yung ano. Yung pagluto ng tinapay. Yung tinapay ng ano, yung malalaki, parang ganito kalaki. Parang masarap kasi yun, lalo mainit pa. Sarap nun. Ay, mahirap lang mag-ano nito. Maghimay. Tapos pag naluto ito, ikukunti na lang. Mamaya, panoorin nyo mamaya pag luto nito. Para, ano. Yung iba kasi, ewan ko, marami ring hindi nakakaalam pa nito, yung dinding-ding. Kahit ako, dito ko lang natutunan to eh. Dinding-ding. Sa Ilunggo. Laswa. Ang Ilunggo ay Laswa. Pero iba ang sahog nun ng Laswa. So, puro ring gulay yun. Diba? Ang dami. Ang dami sa tingnan. Pero pagka naluto siya, unti na lang. Huwag natin sayangin yung dahon. Dahil masustansya naman to eh. Hanggat may nakikitang tayong dahon, sige lang. Yun. Yun, tapos na. Yun na lahat. Na ano natin. Tapos. Yun, nakahanda na yung ano natin, gulay. Naugasan ko na itong ano, saluyot. Itong unahin natin ilagay dito sa pinakulo kong ano, tubig kung may bagoong. Sasawag natin yung tilapia na yan. Tapos ito, unahin mo natin itong ano, saluyot. Saka na itong talong. So, talong. Ito pa, oh, yung ano. Tapos yung sitaw. Yan yung mga ano natin. Bale, tatlong klase yung gulay. Yan, kulo na yung ano natin. Ilagay natin itong saluyot. Yan. Masikip yung ano natin eh. Bagoong yan na ano. Bagoong. Sarap ito. Ayan.
Pagka pagluto na yan, pagka na kuha na siya, saka natin lalagay yung talong. Yan, hugasan natin yung ano, yung gulay na pansahog natin sa panglahok natin sa ano, dinding-ding. Yun. Lalagay na rin natin tong kung ano, sitaw. Yung mga ano, mga sahog. Mayroon kasi mag ano, ay, malayo yung ano, malayo yung ano, maliit yung kusina. Kaya mahirap magkuhan. Yan. Yan, nailagay na natin yung kuan, mga gulay, tapos takpan natin. Lagyan natin pala ng ano. Ito palang dininging, mga kababayan, ay wala siyang sibuyas, wala siyang bawang. Sili lang ang ilalagay. Ganun lang. Ito, hindi katulad ng ibang ano, di ba mayroong mga nilalagay na ano. Bitchin lang. Lagyan natin bitchin. Para masarap. Takpan muna natin siya para kumulo. Pag naluto na itong kuan, no? Ilalagay natin itong isda. Ayan. Takpan muna natin para kumulo siya. Lalagyan din pala natin ng ano, ng lemon. Ayan. Bigyan natin ng lemon. Ayun. Ito yung pang ano niya, pang palasa. Tapos lalagay natin tong tilapia. Dalawang tilapia, oh. Ah, laki. Ah, sarap yan. Ah, sarap. Takpan na natin. Yan. Maya-maya, luto na siya. Ayan, malapit na siyang maluto. Kunting ano na lang. Ang nilagay pala dito, mga kababayan, eh ano, bagong na isda. Yun yung pang ano niya. Wala siyang asin. Hindi nilalagyan ng asin. Bagong lang. Okay na. Ayan, antayin natin maluto. Ayan, luto na ang aking dinding-ding. Ayan, sarap ng kain ko nito. Alam mo naman yung sahog, oh. Oo, dalawang tilapia. Kasarap ang tikman nga natin, tiblan nga natin kung okay na. Ah, sarap. Okay na. Baka masubra naman sa lata. Yung ano. Yan. Okay na. Luto na siya. Kakain na lang. Yan. Ito na yung ano ko. Nilutong alkuan. Dininding. Ang kasarap nito. Yan o. Ito yung tilapia. Kunti lang kanin ko. Yan. Kanin. Tapos siyempre meron tayong pang himagas. Ayan. Tara, mga kababayan, kain tayo. Tikman natin yung ano, yung dininding.
Ang gulay, oh. Kasarap nito. Ayan. Ayan. Tara. Kain tayo mga kababayan. Tapos mayroon pa tayong tilapia. Sarap. Napakasarap. Napakasarap talaga ng ano, dinengding. Kaya tumataba ako dito. Ano? Maraming salamat po mga kabayan sa inyong panonood. Hanggang sa muli po, ako'y kakain muna. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please pakisubscribe naman sa aking YouTube channel, Mark Galion Vlog. At pakipindot po ang bell button para updated po kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po. Bye-bye! Kain muna ako.